Walong buwan matapos mamatay ni Rizal, ay pinatay din ang Prime Minister ng Spain na si Señor Cánovas del Castillo. Ano ang kinalaman ni Rizal sa kanya? Paano ito nangyari? At ano ang dahilan ng kanyang pagkamatay? Sasagutin natin yan sa video na ito. September 1896, sumakay si Rizal sa bangkang Isla de Panay, paalis ng dapitan kung saan siya pinatapon at tumira sa loob ng 4 taon. Pupunta dapat siya sa Cuba upang magsilbi bilang doktor sa ilalim ng Espanya. Ito ay ayon sa payo ng kanyang kaibigan na si Ferdinand Blumentritt. Ang Governor General ng Pilipinas noon na si Ramon Blanco ay pinayagan si Rizal at nagpadala pa nga ng recommendation letter sa Ministry of War ng Espanya. Sinabi sa liham na, sa nakaraang 4 taong pananatili ni Rizal sa dapitan, naging isang huwaran siya. Sa aking opinyon, karapat dapat lamang na siya ay palayain sapagkat siya ay walang kasalanan. Ito ay kaugnay sa pagkakasangkot ng pangalan ni Rizal sa namumuong rebelyon na pinamumunuan naman ni Andres Bonifacio. Nauna nang sinabi ni Rizal na salungat siya sa planong ito ni Bonifacio. Wala rin kinalaman si Rizal sa pagkakabuo ng katipunan. Ngunit dahil sa mga nobelang kanyang ginawa na nagpapakita ng mga katiwalian ng Espanya at naglalaman ng mga liberal na ideya, ay nadawit ang kanyang pangalan sa pag-aalsang nagaganap. Ngunit alam nating lahat na hindi natuloy ang plano ni Rizal na pumunta sa Cuba. Ito ay dahil sa sumunod na pangyayari. Kahit na pinayagan na siyang umalis ng Pilipinas at kahit nasa labas na siya ng Pilipinas, ay hindi pa rin naging ligtas si Rizal sa paratang na siya ang leader ng rebelyon. Habang naglalakbay sa Mediterranean Sea ang barko ni Rizal, inaresto siya ng kapitan ng barko sa paratang na siya ay leader ng pag-aalsang nagaganap sa Pilipinas noong mga panahong iyon. Ito ay ayon sa utos ng Minister of Colonies at dahil na rin sa utos ng mga praile sa Manila. Inaresto si Rizal, ngunit hindi siya sa Pilipinas dinala. Dumaong ang barkong sinasakyan niya papuntang Cuba sa Barcelona at doon siya ikinulong sa Montjuic Castle. Pero ano nga ba ang Montjuic Castle? Ano ang meron dito? Nagsilbing kuta ng militar ng Spain ang Montjuic Castle. Malagim din ang nangyayari sa Montjuic. Dahil dito kinulong at pinapatay noong mga panahong ito ang mga anarkista at revolusyonaryo. Ang mga anarkista ay mga taong hindi naniniwala na kailangan ng isang gobyerno. Mas naniniwala silang makakamit ang kapayapaan kung voluntary ang ating pagsunod at walang mas nakakataas na otoridad. Dito na pumasok sa kwento si Michele Angiolillo, isang Italian na anarkista na ang mga kasamahan ay nakakulong at nagdudusa sa Montjuic Castle. Nabalitaan niya ang pagkakaaresto kay Rizal. Noong December 30, 1896, hinarap ni Rizal ang hatol ng kamatayan at agad rin itong nakarating kay Angiolillo. Nag-init ang kanyang ulo sa sinapit ni Rizal. Bakit? Ano ba ang koneksyon niya sa kinikilalang leader umano ng rebolusyon sa Pilipinas? Si Rizal ay isang radikal na naniniwalang lahat ay mareresolba sa maayos na usapan at mapayapang paraan. Hindi siya anarkista, ngunit nagkaroon ng usap-usapan na siya ay may ganito ring paniniwala. Ito ay dahil sa isang karakter na isinulat ni Rizal sa kanyang nobelang El Filibusterismo na karugtong ng naunang nobelang Nolimi Tangere. Ang karakter na ito ay si Simon, na sa naunang nobela ay si Crisostomo Ibarra. Sa El Filibusterismo, si Simon ay salungat sa kalmado at matulungin na Ibarra sa Nolimi Tangere. Siya ngayon ay isang negosyanteng mapang-abuso. Ginawa niya ito upang puwersahang maging korap at kuhain ang tiwala ng mga opisyal ng Espanya. Nang sa gayon ay makita ito ng mga Pilipino at sila na mismo ang mag-aalsa laban sa gobyerno. Ipinahayag din nila Rizal at mga kasamahang propagandista sa Espanya na si Francisco Pia y Margall, President ng First Spanish Republic, ay inspirasyon nila. Si Francisco Pia y Margall ay naniniwala sa anarkismo at madami siyang reformang isinulong na nakaayon sa anarkismo. Dagdag pa rito, malaki ang galit ni Michele Angiolillo sa Prime Minister ng Spain na si Señor Cánovas del Castillo. Ito lang naman kasi ang number one defender ng hari ng Espanya at ang numero unong tumutuligsa sa mga kritiko ng hari tulad na lamang ng mga revolusyonaryo, sosyalista at ang mga anarkista. Si Cánovas ang nagpakulong ng 300 na anarkista sa Montjuic Castle. Ang koneksyon na ito ang nagsilbing trigger sa mga susunod na pangyayari. August 8, 1897,
Linggo ng hapon, minamanmanan ni Michele Angiolillo ang Prime Minister at noong makatsyempo ay binarilito ng malapitan. Sinigurado niyang matatamaan ito at agad na mamamatay. Ayon sa kanya, ginawa niya ito upang ipaghiganti si Rizal. Nasaksihan ng asawa ni Canovas ang nangyari at noong nakitang duguan ng kanyang asawa, ay lumapit siya dito at umiyak. Galit niyang tinignan si Angiolillo, ngunit ang sinabi lamang nito ay, "Nirerespeto kita dahil kagalang-galang kang babae, ngunit nagawa ko na ang aking tungkulin. Payapa na ang aking isipan dahil naipaghiganti ko na ang aking mga kaibigan at kasama na nasa Montjuic." Kumalat ang balitang ito sa buong Europa at nakaabot pa sa The New York Times na hatulang guilty si Angiolillo at hinarap ang parusang kamatayan. Patunay lamang ito na ang mga kaganapan noon sa Pilipinas ay alam ng buong mundo at ang kabayanihan ng mga Pilipino tulad ni Rizal ay naging matunog din sa Espanya. Sana ay may napulot kayong aral sa video na ito. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.